Magandang araw mga kahalaman! Ako uli si Jerilyn Reana. Welcome to my YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano tubigan or diligan si tilantia or air plant. Ang ginagamit ni tilantia para makapag-photosynthesis or pagkuha ng pagkain ay itong kanyang dahon. Ganyang dahon niya is meron kang makikita mga puti-puti. Ito yung ginagamit niya sa pagkuha niya ng pagkain o pagkuha niya ng tubig o kahit anong nutrihin niyang nanggagaling sa hangin. Ang tawag dito sa kanyang puti-puti na yan is trichome. Or kung tama man ang pronunciation ko, trichome, or isusulat ko na lang kung ano man yun kasi hindi ko mapronounce ang tama. Yun. Iyon ang ginagamit niya. Then, sa forest po, is umaasa lang itong si air plant sa tubig, ulan or hamog. Ngayon, kaya kung didiligan natin siya, is gagayahin natin yung habitat niya, kung paano siya kakakuha ng tubig, gagayahin lang natin. Kumbaga, imimimik lang natin sa atin, sa pangangalaga natin, yung paano siya tutubigan or paano siya iinom ng tubig. Gagayahin lang natin. Yun. Kaya ito po yung tuturo ko po sa inyo. Yung dalawang way ng pagmimik ng pag-inom niya ng tubig. Si air plant po is pwede natin siya diligan once a week. Pero kung nakikita natin si air plant po is may nakikita po tayong yan, katulad niyan, dry sa dulo. Ganyan. Yan, dry. Pwede po natin siyang isprehan. Isprehan ng tubig. Katulad yan, dito sa Quezon City, mainit masyado. Kaya, ang gagawa ko dito, once a week, bottom watering. Then, pag nakita ko siyang dry na dry yung kanyang mga dulo, ini-esprehan ko po siya ng tubig ulan. Nag-i-stock talaga ako ng tubig ulan para sa kanya. Pakita ko na po kung paano siya diligan. Ang gagawin lang po natin sa kanya, ilulublob po natin siya. Ganyan, kita niyo po, lublob lang po siya. Ingatan po map, mabakli yung kanyang mga dahon. Malalaman natin na healthy siya kapag ang dahon niya is naging green. Ayan o, di ba kanina parang silver siya, para siya pulbo? Pag nilagay natin siya sa tubig, magiging kulay green siya. Yan, ibig sabihin healthy po siya. Okay lang po kasi kay air plant na makakita ka ng ganito, katulad nito, makakita ka ng ganito. Yan, yung dry sa ilalim. Okay lang makakita ka ng ganyan. Basta yung pinaka-bottom niya, ay pinaka-bottom, pinaka-tuktok niya, ayan o, katulad yan, tuktok na ito, wala, ayan, may tumutubo, and health, wala siyang, ayan o, may tumutubong mga bagong dahon. Okay lang mag-dry yung ilalim, normal yan, kasi minsan nga, hindi siya nakakakuha ng sapat na tubig. Or na masyado siyang nadidehydrate dito siya sa ilalim ng dahon niya kumukuha ng tubig. Kaya talaga mapapansin po natin na nagda-dry itong ilalim. Pero okay lang po mag-dry ang ilalim. Okay lang po yan. Ang hindi okay po kapag katulad nito, sample natin.
Ang hindi okay po kapag ang itong ilalim is nangitim. Kunyari yan, kutsapo lang yan. Kunyari hindi naman yan eh. Kunyari pag itong ilalim is nangitim, is naglagas. Kahit hindi, kahit ganyan itsura niya, pag hinaata ko, hindi siya sumasama. Okay lang po yan, kahit nagda-dry to. Ang hindi okay, pag ginadito mo, hindi mo pa nga hinahatak na lalagas na. Ibig sabihin, nagkaka-rot root na po siya. Pero kung ganito, dry siya, tapos wala na maitim yung ilalim niya, or pag hinawakan nyo, hindi siya sumasama, okay siya kahit dry na dry siya. Basta hindi itong katawan ang nangitim. Okay lang ito ang nag-brown. Huwag lang itong katawan ang nag-brown. Ito kasi si ano, si airplant, prune po to sa root rot. Talaga mabilis siyang magka-root. Kumbaga pag magka-root rot siya, patay siya agad. Kaya talaga ang gagawin natin dito kay airplant, kung diniligan natin na siya ngayon, dapat patutuluin. Then, ito pa, isa pa, kapag si airplane is may bulaklak, kapag si airplane may bulaklak, wag natin pong babasain ang kanyang bulaklak. Kasi po, mabubulok to, sayang. Kasi kapag namulaklak kasi itong si airplane, is magkakaroon siya ng mga bagong, ayan o. Babies, ayan o. Magkakaroon siya ng bagong pups. Pag nabulok to, magdediretso yan dito. Pag nabulok to, magdediretso yan dito. Sayang, hindi siya magkaka-babies. Or may possibility pang, dahil nga nabulok to, magtuloy-tuloy sa katawan, mabulok mismo si airplane. Kaya dapat, kung tutubigan natin siya, ganito lang, huwag mo pong babasain to. Pauupuin lang natin siya ng ganito. Hindi katulad nung iba is, tanggalin ko muna. Hindi katulad nung iba is, baon na baon. Ganyan lang siya. Ngayon kung sakali man, imimiss mo na lang tong hindi mo na basang dahon. Kumbaga iispehan, pero iwasang mawa, tamaan tong si bulaklak. Tapos, di ba, pansin mo, ayan o, may nagbabubbles. Ibig sabihin, umiinom po talaga siya. Ayan, nagbabubbles yung ilalim. Ibig sabihin, ina-absorb niya or iniinom niya talaga yung tubig. Ayan. Ngayon, kailan po siya mag-stay dito? Pwede siyang i-stay dito ng 30 minutes to 1 hour. Pero, pag inangat nyo na po ito. Kunyari na ito, sample ko lang ito, pang demo lang po ha. Kunyari po, naka 30 minutes or 1 hour na po, huwag nyo po iiwan ng sobra ha. Kasi pag umabot na ito ng 3 oras na nakababad sa tubig, is mabubulok na po ito. Kunyari po, kunyari lang po, naka 30 to 1 hour ka na, pag pinagpag nyo po, make sure na wala na po siyang buo-buong tubig sa loob. Ingatan magkaroon ng mabakli kung mga to, ingatan. Kung ano po, kung may paper towel, galing ko muna to. Kung may paper towel, ingatan ibaba. Ganyan. Kataob. Yan. Ingatan maputol. Yan, ganyan. Pagpag. Then, taob. Ngayon, ang pagtaob natin is ingatan siyang maputol. Yan, sayang kung mapuputol lang naman sila.
Kasi mabilis lang kasi talaga maputol tong mga dulo-dulo niya eh. Pataob. Yan, katulad yan, oh. Kanina si Ilba tira mo pagkakaiba niya. Nung hindi pa natin siya nababasa, ang kulay niya is, ayan, katulad niya yung mga tuyo niya. Ito yung tuyo. Kulay puti. Tingnan mo yung nabasa, kulay green na. Ayan, oh. Ito yung nabasa, green na green. Tapos, ito hindi pa nababasa, kulay puti. Yan. Ganun din, kung ano, pwede mo siyang ganitohin, basta iwasan mabasa si... 1 week lang po ang paggawa nito ha. Ang miss, pwede mong i-ano, 2 times a week. Ang miss, or depende kung mainit yung lugar ninyo. Then, wag ilalagay po sa direktang araw. Lagay niyo po siya sa bright shaded place or sa tapat ng bintana na nasisinagan ng liwanag lang, hindi nasisikatan. Then, kung sakali man, ilalagay niyo po siya sa loob ng kwarto, make sure po once a week po ilalabas niyo po para makasagap siya ng sariwang hangin, nakakalat sa hangin. Magdidikit dito, then yun ang ginagamit niya. Kaya dapat ilalabas niyo po siya para makakuha siya ng sariwang hangin, then makakuha rin siya ng mga notrihina. Ayan muna tayo sa ngayon. Kung nagustuhan niyo po ang aking na-share sa araw na ito, paki-like, subscribe, and share na rin po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po! Happy planting!